Chapter 14. Inaantok pa akong pumasok kanina dahil hinintay ko si Chito kagabi pero hindi siya umuwi. Saan sila nagpunta ng best friend niya? Hindi niya rin ako hinatid. Pinahatid niya lang ako sa kanyang Alipores kaya habang nagle-lecture ang professor wala akong maintindihan dahil inaantok ako at pupungay-pungay ang mga mata ko. Natapos na wala akong maintindihan. Ang dalawa naman hindi pumasok. Bakit sabay pa si Ayan at saka si Vanessa hindi pumasok? May problema ba sa kanila? Mamaya pupuntahan ko na lang si Vanessa sa kanila. Kukumusahin ko na lang kung bakit hindi pumasok. Nang dahil ba sa kanilang nasaksihan kaya hindi sila pumasok? Baka naman na trauma na yung dalawa. Palabas na ako ng school lang magring ang cellphone ko. Kinuha ko to sa aking bag. Tumatawag si Monster. Bakit kaya? Hindi ko akalaing napapangiti na pala ako habang pinipindot ang okay. Bumuga ako ng hangin bago tuloy ang sinagot ang tawag niya. Bakit? Kunwari nagtataray ako. Nakakainis, di niya ako hinatid kanina. Hinayaan niya lang na Alipores niya ang maghatid sa akin. How dare him? Nasaan ka? Aba, para nag-aalala. Nek-nek mo. Nasa school. Agad na sagot ko. Bakit parang galit ka? Tinawagan kita dahil gusto kong malaman kung safe ka ba na nakalabas sa school mo. Che, safe na safe ako kahit di ka tumawag. Safe na safe pa rin ako. Anong isang tawag mo kung may masamang tao na nasa harapan ko? Pagsusungit ko. Nakakainis ha. Gusto ko lang naman siya na maghatid at magsundo sa akin pero nasan siya? Wala. Narinig ko lang ang tawa niya sa kabilang linya. Anong nakakatawa na sa kumag na to? You're so cute kasi, sabi pa niya. Pagkatapos siyang tumawan ng pagkahaba-haba, katulad ng alaga niyang mahaba. Sinasapian ka na naman ng katarayan mo ah. I like that, dagdag pa niya. Yung uso ko ay sumasayad na sa lupa dahil sa mga pinagsasasabi niya. Bumabanat pa, kahit inis-inis na ako sa kanya. Tumawan na naman siya sa kabilang linya. Nasa may gate na ako at palabas na. Tumingin ka sa harapan mo. Utos pa niya. Anong meron sa harapan ko? Napatingin na nga ako sa harapan ko. Kasi medyo kalayuan ay minatanaw akong lalaking may dalang bouquet. Hindi ako nagkakamali. Si Monster ang lalaking yun. Aba at pinapaligiran pa siya ng mga babae. Come here, mauubusan nila ako dito. Sabi pa niya at tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Gusto naman niya na pinapaligiran siya ng mga babae. Narinig ko naman ang mga tilian ng mga babaeng naka-uniform, mga schoolmate. Habang papalipit ako ay may iba't iba ako naririnig mula sa mga babaeng naroroon. Ang pogi naman niya. Sana ako na lang yung bibigyan niya ng bouquet. Kinikilig na sabi ng iba. Pinatay ko ang tawag niya. Palapit na ako sa kanya. Ang buong akala ko wala siya at ang mga Alipores niya lang ang magsusundo sa akin. May pa-surprise pa siyang nalalaman. At ano namang pakulutong bukay niya? Habang papalapit ako ay natigil ang tilian ng mga babae. Ay siya pala ang girl. Ang swerte naman niya. Rinig ko ang sabi ng mga babae na nasa harapan niya at tinaanan ko lang sila at lumapit kay Monster. Sinamaan ko lang ito ng tingin. Gagawa ba naman ang eksena dito pa sa labas ng campus? At maraming mga chismosa. Baka bukas o sa makalawa putok na naman to sa university. Binigay niya sa akin ng bouquet na hawak niya at syempre, tatanggapin ko yun. Maingit kayong lahat. Pinagbuksan niya ako ng kanyang car at pagpasok wala akong imik. Pero hindi na rin ako nakatiis. Nagsalita rin ako pagkatapos ng ilang minuto. Anong pakuluto? Bakit may pagganito? Nakataas ang kilay ko na tanong sa kanya. You should be happy. Ikaw pa lang ang babaeng binigyan ko ng bouquet. I don't know about that thing and I only did that to you. He replied. Tahimik ako na pangiti. Inamoy-amoy ko pa nga ang bouquet na hawak ko at hindi ko na napigilan. Hindi kaya may gusto na rin ako sa kanya? Hindi pwede. Nagiba din ang mood ko nang maalala ko ang ex niya. Paanong ako palang ang binigyan niya ng ganito kung patay na patay siya nun sa ex niyang si Princess? At nagawa pa niya akong tawaging Princess? Sumimangot ulit ako. Why? Pagtataka niya. Bigla kasi nagbago ang mood ko. Sinungaling ka? Ako palang ba ang binigyan mo ng ganito? Paano naman yung mahal na mahal mong si Princess? What about her? You did nothing for her, liar. Inis sa inis kong sabi sa kanya.
Hindi pa rin niya pinaandar ang sasakyan niya at tumawa na naman ng halimaw. You're jealous, aren't you? Ako nagsiselos. Bakit? Ano bang meron sa aming dalawa at magsiselos ako? Hindi ah. Tanggi ko. Tumawa na naman ng loko. Sinasabi mong hindi ka nagsiselos but your actions are different from what you're saying. Pang-aasar niya. Sa wakas, binuhay niya na rin ang makina. Natahimik kaming dalawa. Nasa labas ng paningin ko habang patagal ng patagal, iba ang dinadaanan namin. At hindi ko na maiwasan na magtanong. Hindi to ang daan pa uwi sa mansyon mo, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya na seryoso sa pagmamaneho. Hindi niyo ako sinulyapan at nakatitig lang ako sa kanya at naghihintay ng sagot niya. Monster, ano pa bang itatawag ko sa'yo? Hindi mo ba sasagutin ang tanong ko? Paggugulo ko sa kanya. Napakaingay mo. We are going to Palawan. Sa wakas ay sumagutin siya. Ano daw? Palawan? At anong gagawin namin dun? Pinasadahan ko ang sarili at papunta kami sa Palawan na ganito ang suot ko. Naka-uniform? Sana man lang pinagbihis mo ako. Ngumuso ako. Don't worry. Your clothes are ready in the back. You can get dressed and change your clothes if that's what's bothering you. Aba, at nakaready na talaga ang mga damit ko. Hindi niya naman to pinaghandaan. Anong demonyong sumapi sa'yo at biglaan mo akong dadalhin sa Palawan? Tanong ko pa. Sa pagkakataong to'y sumulyap siya sa akin, humawala siya ng hangin. I will be busy in the next few days and I am in Palawan for 1 week. Kaya sinama kita because I will be missing you. I want to be next to you and see you when I wanted to see you, my princess. Napalunok ako sa sinabi niya. Walang lumabas sa kataga sa bibig ko. May kung anong kalabog akong naramdaman sa dibdib ko at lihim na naman ako napangiti. Hindi ko alam kung bakit bawat panat niya ay napapangiti ako. Naramdaman ko na lang na may tumapik sa balikat ko. We're here. Sa lubang niya sa pagbukas ko ng mga mata. Pinunasan ko kagad ang mga mata ko at medyo malabo pa kasi. Ngayon ko lang na-realize iba na ang inuupaan ko ngayon. Paano ako napunta dito? We are on a private plane. Ang sarap ng tulog mo kaya hindi na kita ginising. Kahit nga pagbuhat ko sa'yo, kanina hindi mo naramdaman. Para kang puyat na puyat. He said, puyat lang naman ako, kakahintay sa'yo kagabi. Gusto ko sanang sabihin yun sa kanya pero baka kung ano pang isipin niya kapag nalaman niyang hinintay ko siya. I will wait for you here. Go change your clothes at bababa na rin tayo. Siya ang pumalit sa pwesto ko. Umupo siya doon at mukhang ihintay niya nga ako na makapagbihis. Pagkatapos ng ilang minuto, kumpas na rin, lumabas na rin ako. Pinili kong isuot yung bulaklaki na summer na summer expose ang likuran ko. Habang ang haba naman ito ay hanggang sa aking hita. Nadatnan ko siya na maayos ang pagkakahiga sa upuan. Inayos na kasi ito at parang pahiga habang nakatakip ang muka. Tapos ako magbihis. Gising ko sa kanya at hindi naman pala siya natutulog. Agad na sinalubong niya ng tingin ng suot ko. Bumaba sa mga hita ko. You're wearing too much exposure? Comment niya sa suot ko. Hello? Nasa beach kaya tayo? At nagkibit balikat na lang ako. Mauna na ako sa'yo. Nauna na nga ako maglakad sa kanya. Wala ata siyang balak na tumayo. Tititigan niya lang ata ako buong araw. And I hear him sigh. Narinig ko naman na nakasunod na siya sa akin. Private resort niya pala itong pinuntahan namin. Na makaba pa kami ay tumabad kagad sa akin ng mga alipores niya. Ano kayang gagawin namin dito? Naroon din si Alvin at may kasamang babae. Sino naman kaya yung babaeng yun? Akalain mo na girlfriend din pala ang kumag na yun? Nabigla pa ako nang may humawak sa kamay ko at pagtingin ko si Monster. Hinila niya na lang ako basta kung saan. Pumasok kami sa isang room. Daladala niya rin ang bag na dala ko kanina. Ayos lang ba ito sa'yo? Pinasadaan ko ng kabuuan ng buong kwarto at napakaganda at malaki naman. Ayos na sa akin to, sagot ko. Umarap ako sa kanya at ganoon na lang ang palalaki ng mga mata ko dahil sa biglaan yung paghubad sa harapan ko. Napalunok ako nang mabilang ko ang abs niyang namumutok. Bastos! Isang malakas sa pagbato ko sa kanya ang nahawakan kong unan. Napalingon siya sa akin. Ano problema mo sa paghuhubad ko? Ilang beses mo na itong nakita? Tatawa-tawa na sabi niya.
Ilang beses ko nga na nakita yan pero dapat hindi ka pa rin nagbibihis sa harapan ko. Ang baboy mo. Isang hampas muli sa ulan ang ginawa ko sa kanya. Tinawanan niya lang ako at lumabas na lang muna ako para mawala ang inis ko sa lalaking yun. Iniwan ko siyang tumatawa-tawa sa loob. Nangaasar pa talaga. Medyo madilim na ang paligid. Malakas na ang pasangalon ng sumalubong sa akin. Napaupo muna ako sa tabi para pagmasan ang buwan at ang tubig kahit madilim. Kita pa rin ako kumikislap-kislap nito dahil sa liwanag ng buwan. Ang sarap maligo. Maghubad na sana ako nang may marinig akong putok ng baril. Isang beses lang yun. Akala akong isang beses lang ay nasundan pa ng ilang putok. Unti-unti kong hinakbang ang mga paa para puntahan kung saan ang kagaling ang putok ng baril. Nung mapagtantong malapit na ako sa kinaroroonan ng putok, narinig ko may masayang nagtatawanan at nag-uusap. Hindi nga ako nagkamali. Mga alipores yun ni Monster. Huli na para umalis sa pwesto ko at nakita na nila ko. Ay, kayo pala mo, ma'am. Bati sa akin ang isa at lumapit siya sa akin. Pasensya na po, nagkakatuwaan lang kami at nagpa-practice sa gabi. Paliwanag sa akin. So alam ko na kung bakit may putok ng baril. Nagsasanay lang sila. Akala ko kung ano na naman ang pinagagawang masama ni Monster. Eh bakit sa gabi kayo nagsasanay? Nakikita niyo pa ba yan? Nagtawanan silang lahat. Kapag sa ganitong dilim, ma'am, sanay na sanay kami, lalo na si Boss. Loko pa ng isa. Nagtawanan na naman silang lahat. Gusto niyo po ba itry? Yaya sa akin ang isa. Baka manginig lang ako kapag nakahawak ako ng baril. And who told you to hand that gun to Maricel? Mula sa likuran ko ay nagsalita si Monster. Kinuha niya kagad ang baril sa kamay ko at binalik sa alipores niya. Agad namang tumalima ang tauhan niya. Lumayo sa kinaroroon na namin. Sorry boss. Agad nahingi nito ng pasensya. I will teach you how to use the gun, but not tonight. Maybe tomorrow, if you want to learn for your self-defense as well. He whispered. Mukhang interesting. Naging excited patuloy ako. Parang gusto ko na lang na mag-umaga na kaagad dahil tuturuan ako ni Monster paano gamitin ang baril. Binitawan niya ako at lumapit sa kanyang mga tauhan. Kinuha niya ang isang baril ng isa niyang tauhan at itinutok sa unahan. Cover your ears. Lumingon siya sa akin. Inutusan niya ako magtakip ng tenga. Sinunod ko naman ang utos niya at agad kong tinakpan ng tenga ko. Pagkatapos ilang sunod-sunod na putok ang pinakawalay niya. Napapikit pa ako. Isa niyang tauhan ay pumunta sa unahan para tingnan kung may natamaan ba siya. Pumalakpak lang ang isa niyang tauhan. Natamaan mo lahat, boss? Sigaw ng tauhan niya. Napanganga ako. Ganun kagaling si Monster pagdating sa baril. Kaya ba ganun din siya kagaling pagdating sa kama? Maaga ako nagising. Excited kasi akong makahawak ng baril. Hindi ko alam kung bakit. Paglabas ko, nadatnan ko ang mga tauhan ni Chito na nagko-coffee. Inalok nila akong lahat. Dinaanan ko lang sila para magtimpla na rin ng kape. I look around but I don't see Chito around. Maybe he's still asleep. Hinahanap niyo ba si boss, ma'am? Tanong naman ang isang tauhan at hindi ko alam ang pangalan. Ah, hindi. Sabay tumalikod na ako at nagkunwari akong hindi ko hinahanap si Monster. Pero ang totoo, hinahanap ko siya. Bakit wala siya dito? Siya lang yung wala. Bago ako nakapasok sa kusina ay narinig ko paano nagsalita ito. Nasa labas na si boss, inaayos ang pag-iinsayo niyo. Dinig kong sigaw nito. Bakit din niya inutos sa tauhan niya? Dumanadyo na ako sa lababo para kumawa ng coffee. Nabigla na lang ako nang may magsalita sa akin likuran. Ako na po, ma'am. Napalingon ako dito. Isang maganda at mukhang kasing tanda ko rin ito. Lumapit siya sa akin, inagawang tasa na hawak ko. Ako po yung tagapagsilbi ni Kuya Rose dito. Kaya ko na po gagawa ng coffee ninyo. Wala na ako nagawa at nalagyan niya na kagad ang tasa ko ng kape. Tinitigan ko to at pinasadaan ko pa mula ulo hanggang paa. Napakaganda niya. How it happened na hindi siya nagugusto ng Monster na yun. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagmamastan siya habang gumagawa ng kape ko. Hindi ko maiwasang mai-compare ang sarili sa kanya. I shook my head. Why are you acting like that, Maricel? Oh God, are you jealous of her? Dahil sa pag-iisip ko, hindi ko na malayang tapos na siya sa paggawa ng kape ko. Eto na po, ma'am. Binigay niya sa akin ang almusal ko at may kasama na tong sliced bread.
Ako po pala si Ceres. Pakilala niya sa akin. Napatingala kaagad ako sa kanya kahit sa pagngiti niya ay napaka-cute niya. Hindi ako nagpalat ng sinusuri ko siya. Ako naman si Maricel. Pakilala ko din sa kanya. Napakaganda niyo po, ma'am. Tuwang-tuwa na komento niya sa akin. Pilit ng ngiti din ang ginanti ko. Ikaw rin. Hindi ko na mapigilang hindi siya tanungin. Bakit kuya lang ang tawag mo kay Chito Jackson? Karamihan boss ang tawag nila. Hindi ka naman niya sigurado kapatid ah. Diba? I'm curious. Ano ba nangyayari sa akin at kahit ba sa pagtawag nito ng kuya man sir na yun, binibigyan ko pa ng meaning? Ngumiti ito sa akin. Yun po ang gusto ni Kuya Rosie. Tipid na sagot niya sa akin. Siguro may relasyon sila. O baka naman palihim na may nangyayari sa kanila. Sa isipin kong yun, hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Uminit na naman ang dugo ko sa monster na yun. What's going on with you two? You seem to be talking seriously. Speaking of the devil, he's here. Hindi ko man lang tunilingon. Hi kuya, ipagtitimpla ko lang po kayo ng kape nyo. Agad na umalis sa tabi ko si Ceres. Agad na nagtimpla ng kape para kay Monster. I should be the one doing that. Minaramdaman na lang akong humalik na sa pisngi ko and it's dito. Hinalikan niya ako sa aking pisngi. It looks like you're not in the mood, honey. He whispered to my ears and I did expect him to bite my ear. At the same time, he laughed softly and sat down next to me. Heto na po ang coffee niyo, kuya. Inilapag ni Ceres ang kape ni Monster. Thank you, Ceres. I automatically look at them as Jackson tapped Ceres' shoulder. Kakaibang trato ang ginagawa ni Jackson sa tagapagsilbi niya dito sa resorts na to. Kaya ba palagi siyang nandito? Dahil gusto niya na nakikita si Ceres? Oh gosh, napaka-pervert mo talaga, Jackson. Ang sarap mo lang pasuhin. Pagkatapos namin mag-coffee, sinama niya na ako sa labas para daw masimula na namin ang pagtuturo niya sa akin. Pumasok kami sa loob. Nasaan tayo? Akala ko ba tuturuan mo kung bumaril? Yes. Dito kita tuturuan sa sarili kong shooting range. Come on, let's go. Niyaya niya na ako sa loob. Tumambad sa akin ang iba't ibang uri ng baril. Oh God. You're the only one I brought here, honey. Even my staff haven't entered here yet. This is a private place of mine. That's how I trust you. So don't waste my trust in you, Maricel. He immediately pressed me to my waist and my lips parted. Bigla akong kinabahan. This is your hearing protection. Meron siyang isinuot sa akin. And this is for your eye protection, honey. Isinuot niya rin sa akin yun. Ibinigay niya sa akin ang baril. Tinuruan niya rin ako kung paano yung lagyan ng bala at paano kalasin. Oh gosh, ang hirap pala nito. Are you ready? Hinawakan niya ang kamay ko at nakaalalay siya sa akin. Tumangutango ako. Good. He said once touching a kiss on my lips. Pumesto siya sa likuran ko para akong nanginginig. Don't be nervous. Remember when you use a gun, you should not be nervous. Baka kung saan mo pa may putok yan. He whispered again. Are you ready? Ulit na tanong niya. Yes. Good. At sinimulan ko ng ikasato at itinutok sa harapan. Remember, you need to hit the circle that is in front of you now. Muli ay bulong niya sa akin. Tumango na lang ulit ako at hindi ko pa nakakalibit pero nauna na akong pumikit. Sunod-sunod na kalibit ang ginawa ko pero hindi ko nakikita dahil nakapikit ako. Maricel, don't turn a blind eye. Open your eyes and don't be afraid. Sambit ni Monster. Unti-unti kong binuksan ang mga mata ko. Natahimik ako pagkatapos ng ilang sunod-sunod na putok. Nakatama ba ako? Masayang tanong ko sa kanya. Let me see. Kinuha niya ang isang bagay sa tabi ko at inilapit sa kanyang mga mata. To check if I hit even one. You hit 3. He said bago tuloy ang binaba ang bagay na hawak niya. Biglang lumaki ang ngiti ko. Ang sarap sa pakiramdam na kahit papaano nakatama pa rin ako. Hindi na masama sa katulad kong ngayon palang nakahawak ng baril. Sa sobrang tuwa ko, iniyakap ko na maigpit si Monster. Hinalikan ko pa siya sa kanyang lips. A smack kiss. It was just because I was so happy. Gumuhit sa kanyang mukha ang pagkabigla sa ginawa ko at sandali kaming nagatitigan.
Now, I will kiss you. Binuhat niya ako at sinampay ang mga hita ko sa kanyang bebang. Then, he kissed me for a long time while he was still lifting me and he was able to curl my things on his waist. He almost brushed his lips on mine. Ikagagalit ba ng kama ko kung sa table kita ang kinin? Almost fading voice, he whispered to me and I suddenly laughed. Kasabay ng paghampas ko sa balikat niya. In a flash, he brought me to the table. He stared at me for a moment. In his eyes, it was as if he was undressing me. Again, he claimed my lip. One by one, he removed my clothes. I was already naked in front of him. Ilang minuto pa niya akong tinitigan. I never get tired of staring at your sexy body. Sa isang iglap, inangkin niya na lang ako. I moaned. Halos pareho kaming nawala ng lakas. Patapon siyang tumabi sa aking tabi at hinalikan niya ako sa aking noo. Bago tuli ang ipinikit ng aming mga mata. Sa sobrang pagod, nakatulog kami.